Hello, all campers! Welcome to our YouTube channel. This is your millennial mama, Momma Mona. Dahil Breastfeeding Awareness Month ang August, I wanted to share how to achieve an easy and convenient breastfeeding experience. Pero bago tayo pumunta dyan, I wanted to share first my own breastfeeding experience. Sa totoo lang na culture shock ako. Kasi walang nakapag-inform sa akin na ganun pala ang experience ng breastfeeding. Although syempre, merong mga moms na naririnig ko na nagkukwento na nagpa-breastfeed sila ng mga anak nila. Pero iba pa rin yung kapag personal mo ng experience. Naranasan ko din na mahina yung supply ng milk ko. So, syempre, kagaya ng ibang mga nanay, nag-worry din ako. Kami talaga, ng husband ko, nagplano kami na i-100% breastfeed yung aming anak. Yan. Siya yun. 4 years akong EBF mom. Ibig sabihin, exclusive breastfeeding mom. At hindi lang basta exclusive, direct akong nagpa-breastfeed. Meaning, direct latch sa akin talaga itong anak ko. Hindi siya natutong mag-bottle feed kahit kailan. First 3 weeks, nagwo-worry ako kasi, ba't ganun? Parang walang lumalabas sa akin. Parang wala naman na dedede itong baby ko. Kasi, ang dami na rin nag-advise sa akin, mag-pump, try mo mag-pump. So, at that time, wala akong pambili ng electronic pump. So, I tried the hand express, yung manual. Ang sakit niya. At saka, dun ko na-realize na bakit parang ang konti ng milk ko. Dahil nga, nag-try akong mag-hand pump. Nang lumalabas. Tapos, syempre, tinitingnan ko yung baby ko. Bakit parang hindi siya tumataba? So, meron ba talaga siyang nakukuha sa akin? So, yun. Medyo nagsisink in din yung worry ko. Isang araw, sa check-up namin, kinonsult ko yun dun sa doctor. Sabi ko, nag-aalala po ako parang hindi malakas yung milk na yung supply ko ng milk. Thank God naman kasi meron kaming doctor na advocate ng breastfeeding. Kaya, hindi naman ako na-discourage. Sabi niya sa akin, tuloy mo lang, ganun talaga, tuloy-tuloy lang, magkakaroon din yan. At yung pinaka nag-mark sa akin talaga, nung sinabi nung doctor na kung wala siyang naiinom na milk, hindi siya makakapoop. Pero kung regular naman yung pagpupoop niya, which is regular naman talaga, ibig sabihin, may nakakain siya. So, napanatag yung loob ko na, meron naman palang nakukuhang sapat na milk yung anak ko. At dahil nga yung husband ko, hindi lang siya basta nakasupport sa akin. Believer siya nung breastfeeding. Kaya nagre-research din siya, nagbabasa-basa din siya. So, doon namin natutunan na ang baby, yung mga newborn babies, maliliit pa lang yung bituka nila. So, sabi nga, yung mga tummy nila, ang capacity lang yan, kasing laki lang ng kalamansi, o kaya ng yung mga holen. So, yun. Na ganun lang kalaki ang bituka ng baby. Kaya, hindi talaga kailangan sobrang dami ng milk na kailangan ipasok sa katawan nila. Kasi kung sobrang dami ng i-intake ng baby, ma-overfed naman siya. Another experience na hindi ko malilimutan, nung nagdugo yung nipples ko. Imagine nyo, ang sakit talaga. Sabi naman nung doctor sa akin, okay lang yan. It's completely fine. So sa mga new moms at saka mga magiging mommy pa lang ng mga expectant moms out there, huwag kayong matakot. Next is the challenges I face. Una sa lahat, syempre, yung breastfeeding, nakakawala ng voice. Especially when you are breastfeeding in public. Kahit nasan kami, kahit nasa meeting ako, nasa public place, ganun talaga.
wala tayong magagawa, di ba? Yung baby ko pa naman, ayaw niya nang nagko-cover. Di ba, may mga nabibiling nursing covers. Yung anak ko, ayaw niya. Kapag nag-breastfeed siya, tapos nagko-cover ako, tinatanggal talaga yung ganun. Kailangan kong mag-breastfeed nang hindi gumagamit ng nursing covers. Pangalawang challenge na experience ko, yung pagpili ng mga susuotin ko, ng mga dadamitin ko. Dati kasi, syempre, di ba, especially nung dalaga ako, medyo maporma ako eh. Every time na pipili ako ng susuotin ko or bibili ng susuotin, ng damit, ng bagong damit, yung consideration na nandun, makakapag-breastfeed ba ako dyan. Next challenge na na-experience ko, ito talaga totoo. Putol-putol yung tulog. Simula nung nanganak ako, tapos nag-breastfeed ako, wala na. Wala nang 8 hours of uninterrupted sleep. At siguro dito, ito yung mga isa sa mga bagay na na-culture shock talaga ako. Kasi, sanay akong kumumpleto ng 8 hours sleep. First 3 months niya, umiiyak talaga ako. Umiiyak ako kasi hirap na ako. Nandun yung bumibigay na ako. Gusto ko ng i-bottle feed siya, ganun. Pero, nagahari pa rin sa puso ko. Hindi, i-experience natin to. Kung bakit din naman, is because, at the time, nasa bahay lang naman ako. Wala akong office work nun. So, palagi kaming magkasama. Naisip ko, parang, there's no need na i-bottle feed siya. Dahil nga, nasa bahay lang naman ako, racket-racket, hosting-hosting ng events, coordinate ng events, yan, yun yung racket namin nun. But mostly hosting jobs. Although, sabi nila, and I believe so, no, mas convenient pa rin kaysa sa mga nagtitimpla pa ng gatas sa madaling araw. Kasi yung sa akin, although, kailangan kong gumising, pero at least wala na akong isi-sterilize na bote, diba? Wala na akong huhugas ang bote. At saka, sa umaga, hindi ako kakabahan kung panis na ba yung gatas, yung mga ganun. Another challenging part of breastfeeding for me was actually doubly hirap. Kapag may sakit yung bata, at saka, lalo na, yung teething stage na siya. Yung nagngingipin na, Harus! Ang sakit talaga. Yung yakap nung mommy, sabi nila, it gives comfort to the baby. Sa palagay ko din, yun yung design ng Diyos sa breastfeeding. Yung, just the act na nasa mga arms mo sila, comfort na yun para dun sa may sakit na baby. Tapos, nagbe-breastfeed pa sila sa'yo. So, double yung comfort na nararamdaman ng bata. Double yung challenge nung nagngingipin na siya. Kasi, syempre, di ba, kapag nagngingipin na yung baby, makati yung gilagid nila. Kinakaskas niya yung gilagid niya sa dede ko. Ang sakit kaya. Nung mga times na mapapasigaw ako sa sakit kasi bigla na lang yung panggigigilan talaga. Kakagatin ng malala. Tapos hindi pa yun eh. Buti sana kung kakagatin lang eh. Kakagatin, tapos yung gaganan na yun at sakit talaga. Na-experience ko nga one time. Nanonood ako ng TV nun eh. Habang nagbe-breastfeed sa kanya. Tapos bigla niyang hinagat ng malala. Tapos hinila pa ganun yung nanay ko. Sana pala, nasampal ko talaga siya. Pero naawa na. Pero nagulat kasi ako. So yun, eh syempre hindi naman isang beses lang magngingipin yung anak, diba? Pero sa isang banda, sa totoo lang, nakakaawa tayo, pero mas nakakaawa sila. Kasi hindi nila ma-express, diba, yung kate, yung sakit, yung hirap na minagdadaanin nila kapag nagngingipin na sila, kapag teething stage na sila. Kaya, nas inuunawa ko na lang yung baby ko doon. Pero, ang sakit talaga.
Ang sakit-sakit. Now, I want to share yung benefits naman na we gain sa pag-breastfeed namin. Una sa lahat, ang laki talaga ng tipid. Sobrang tinipid namin sa budget namin. Na-witness ko yung budget na inaalat nila for the milk alone. Parang mahina yung 10,000 in a month para lang sa gatas. Parang grabe ang mahal. Tapos nandun yung mapapanisang ka ng milk na tinimpla mo. Sayang, diba? Magmula pa man simula, ang tingin ko talaga sa kanya, it's God's provision. Niisip ko, nung malapit na akong manganak, yung mga hayop nga, diba? Yung mga dogs, yung mga cats, kasi yung mga mammals, designed sila to breastfeed their young. E din ba tayo mammal din tayo? I have nothing against sa mga parents na piniling mag-formula yung mga anak nila. Or mag-bottle feed, gano'n. Choice nyo naman yun eh, for your child, di ba? If you think that's best for your child, or yung parang call of the moment, di ba? Yung need or may emergency, wala tayong magagawa na. Pero ako lang to, naisip ko nung mga time na yun. Natural design kasi ng Diyos na i-breastfeed yung mga anak. Well, kung sa animals nga ganun, edi mas lalo na sa tao. Yun nga yung purpose ng breasts ng babae, diba? To also give life and support life. Kaya parang kung ipagkakait ko siya sa anak ko, edi ang selfish ko naman nun, diba? So yun, yun yung mga naisip ko. Kaya ko rin talaga pinursue and nag-persevere sa pag-breastfeed. Ang isa pang paborito kong benefit ng pag-EBF ko, exclusive breastfeeding na direct latch, pumayat talaga ako. Pumayat ako ng walang effort. Lumiit yung chan ko, lumiit yung legs ko, yung mga braso ko, yung mukha ko. Pumayat. Tumaba na ulit ako. Kahit malakas akong kumain at the time at hindi naman ako talagang nakakapag-exercise at the time, pumayat pa rin ako. Kaya, salamat talaga sa breastfeeding. Another thing na pinagpapasalamat ko na nag-exclusive breastfeeding ako is that yung bonding namin ng baby ko. Kasi anywhere we go, kasama namin siya. And that's for 4 years. In that 4 years, hindi ko na experience na maiwan siya overnight. So, yung mga hosting gigs ko, kapag mga out of town trips, kasama talaga namin siya. So, na-enjoy ko talaga yung breastfeeding dahil nagkaroon kami ng mega bond. Mega bond nung anak ko. Now, going back to the question ng ating vlog ngayon, how to achieve an easy and convenient breastfeeding experience? Well, you know what? I just have a great news for all of you. There's just no 100% way to do it. Yun yung reality. Sa experience ko, and I'm sure sa experience ng ibang moms out there, hindi talaga natin ma-achieve 100% yan. Lesson that I wanna share with you guys na na-realize ko at natutunan ko in my breastfeeding journey is that motherhood is really sacrificial and selfless. Why? Because sa breastfeeding, it is your convenience versus your baby's comfort. And I also realize, no, that motherhood is really a ministry. Meeting needs with love. Yan ang isang magandang definition ng ministry.
ano ba ang motherhood? Ano ba ang breastfeeding? It is meeting the child's need with love. Sana sa mga expectant moms at saka sa mga bagong moms, sana ma-encourage kayo na mag-breastfeed din. Kasi lalo na we are so blessed that we have a government who's very supportive of breastfeeding. Diba? Para gawin siyang batas. At i-encourage talaga yung Department of Health natin na paitingin yung awareness, yung campaign for breastfeeding. Sobrang laking bagay nun. So to end this sharing session with you, I just wanna leave you with trivia. Na, alam niyo ba na breastfeeding is in the Bible? Ang breastfeeding ay nasa maraming passages sa Bible. So, to give you some of the verses na may kinalaman sa breastfeeding, so, eto sila. In Isaiah 66, verse 10 to 13, I'm reading in ESV version, "Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her. Rejoice with her in joy, all you who mourn over her, that you may nurse and be satisfied from her consoling breast, that you may drink deeply with delight from her glorious abundance. For thus says the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the nations like an overflowing stream. And you shall nurse, you shall be carried upon her hip, and bounced upon her knees. As one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem." O, diba? Talagang yung dito sa verse na to, hinahalin tulad ng Diyos ang breastfeeding ng isang nanay sa kung paano niya gustong i-comfort ang Jerusalem. Ibang sweet. Isaiah 49 verse 15. "Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you." So hinahalin tulad ng Lord yung experience ng isang nanay na nagpadede ng anak, nagpa-breastfeed ng anak. Diba sabi ko sa inyo kanina, nagkaroon kami ng mega bond ng anak ko, strong bond yun na po sa amin. So parang imposible na malimutan ng nanay yung anak na binreastfeed niya. Kaya naman, ganun din ang Diyos sa kanyang piniling mga tao. Hindi niya ganun malilimutan kasi nga they are like his children na binreastfeed niya. So, there you have it, mga Ocampers. Maraming salamat for watching, and I hope may mga natutunan kayo. I hope na-enjoy nyo yung sharing ko about my breastfeeding journey. How about you? Kayo, ano ang mga breastfeeding challenges na hinarap ninyo? Ano ang mga benefits na enjoy nyo while breastfeeding? Please share in the comment section. And please don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Maraming salamat till our next sharing. Here is Bjorsen. Say bye-bye! Like and subscribe! I'm your millennial mama, Mona Ocampo, and this is the Mama's Baby, Bjorsen Ocampo. Bye!